na anak kong ituring ni Bina mula Bato, Camarines Sur, ang 3 taong gulang niyang aso na si Kinua, isang golden retriever. Tawag ko po dyan, baby ko. Kinua ko! Kinua ko! Patingin nga ako ng face, baby! Binigay po siya sa akin ng kuya ko. Kinua po, galing po siya sa anime. Si Kinua, likas daw na maamo. Napaka-gentle, napaka-bait, and napaka-lambing po. Every time nakikita ko siya, at peace ako. Pag andyan po siya, nawawala po yung pagod ko. Alagang-alaga siya ni Bina. Dito lang po siya sa loob ng bahay. Hindi po yun exposed sa labas. Spoiled sa laruan, pati na sa mga paborito nitong pagkain. Ang favorite niya, pandesal, chicken, meat po, hot dog. Kasama si Kinua sa mga family outing. May pa-party-party pa sa tuwing sasapit ang kanyang birthday. Happy birthday! Happy birthday! Kinua! Higit sa lahat, katabi rin siya ni Bina sa pagtulog. Yan po ang pasta ni Kinua. Magalaw po yan matulog. Usog po ng usog. Tapos kami nalulukot na. Napakasarap niya pong alagaan. Kasi yung amount po na binabalik niya sa akin na love is sobra pa po. Sa kanya ko lang po kumpaga nafe-feel yung salitang home. Si Kinua, hindi niya raw aso. Tingin ng face si mami! Kundi, anak! Kaya bangungot para kay Bina ang sinapit ni Kinua nito lang nakaraang linggo. Naman ka na ako! Kasi puro magkamta ako ng anong mga labang Bino. Si Kinua, nadatnan na nilang nasa sako. Duguan, wala nang buhay. Isa'y po nagtigbak. Ako! Grabe, mandamoy! Sobrang sakit po. Maabutan ko po. Wala nang buhay. Si Kinua kasi, pinagpapalo ng kahoy ng barangay panod na si Carlos. Hindi niya tunay na pangalan. Dito rin, kinagat ako. Bali po ito yung kinagat ng aso. Araw po kanya nangyari. Kami po, kinipusanaman ng muso. Naman kami kito maging nangyari. Kami niyo pala ito. Ang ginawa kay Kinua, makatao ba? O makahayop? Hindi ko po kayang tanggapin. And makiramdam po po, hindi na po ako makaka-recover from this. Harap po kayo nangyari. Nagsimula ang lahat umaga nitong March 17 nung nagising si Bina na wala sa tabi niya si Kinua. Nakalock po yung gate, so impossible naman po na makakalabas siya. Iba po yung kutob ko nun. Nakatakas pala ito. Sa CCTV footage na ito, makikita kung paano mula sa bubong tumalon si Kinua sa kalsada at saka kumaripas ng takbo hanggang nakasalubong niya ang 69 anyos na si Nanay Cleofe. Pagtapos ng mass, going home na ako, naglakad lang ako. Hindi ko akalain, may dalawa palang aso. Ang isa raw sa mga aso, bigla siyang binamba. Nakagat na ako ng aso. Sa paa po, bigla akong natumba. Sa sobrang nervyos ko, yung asong napatay na yan mismo talagang kumagat sa akin. Parang mananakmal pa. Pinapaalis ko yung aso. Hu-hu-hu. Nanginginig na ako. Hanggang sa sinaklolohan na raw siya ng barangay tanod na si Carlos. Parang galit na galit. Gusto talagang kumagat. Yung injection sa akin ng anti-rabies, sa 3 araw ko ngayon, may follow-up after 14 to 28 days. Noong 2023, as of first week pa ng December, nakatala tayo ng 368 rabies deaths. If ever po no, nakagat kayo, ang pinakaunang gawin po ay dapat hugasan ang na-expose na area ng at least 10 minutes. Pumunta po sa pinakamalapit na animal bite treatment center for provision po ng human rabies vaccine. Kung di siguro ako na baka ako pang unang napatay kasi inaatake na ako ng high blood ko. Binalikan niya ako, hinabol ako, papunta doon sa tindahan ko.
Nakagat daw siya nito sa kanang binti. Hindi naman po masyadong malalim yung nakagat sa akin. Yung asawa ko naman, pinuntahan niya. Mabuti na lang, biglang tumayo siya doon sa may misa. Dito na naghabulan sina Carlos at Kiluwa. Nakakuha na ako ng kampalo. Yung kahoy na dos por dos, may mga tao pang ang tumasalubong. Kako, umalis kayo, umalis kayo. Ang insidente, nakuna ng CCTV camera. Naghabulan kami, 45 minutes siguro. Doon ko na siya pinalo. Dalawang palo po. Sinigurado kong patay na para hindi na siya makapanakit pa ng ibang tao. Hinila ko na siya. Punta dito sa tabi ng tindahan namin. Naghintay-hintay ako kung may dumating na magkiklaim. Yung kaibigan ko, tinanong ko kung anong mabuting gawin ng asong. Mabuti niyan, ibaon na lang. Ang sinapit ni Kiluwa, nabalitaan na lang ni Vina sa kanilang kapitbahay. Sinabi niya, aso daw namin yun. Sinundan po namin, nakasalubong po namin yung suspect. Gusto niyang makita sana yung aso ko. Pinunta na namin. May sako. Pero never I imagined na andun po siya sa loob. Naman ba nakasako? Masiguro magkamita ako na nga ni mga labrabino. I was screaming and I was crying. I was questioning the suspect. Sino pong may gawa? Isa po nagtigbak. Ako, takasulo darwang. Nagpatabang po ako. Hindi naman na mukha. Grabe, mandamoy! Pinagandaan pa na mo every birthday kayo. Araw ka niya. Araw po ka niya nangyari. Sobrang galit. Yung naramdaman ko po noon na oras na yun kasi hindi ko po yan kayang saktan or pagsalitaan. Tapos, maabutan ko po. Wala nang buhay. Bebe! Mainit ba? Hindi mo naman ako mabagating din. Pasensya na kako kung anong nangyari sa aso mo. Talaga ka kung hindi mo alam yung ginawa ng aso mo dito sa labas. Yung mga Golden Retriever ay known for being friendly, best friend usually ng mga tao. They're fearful pag nasa environment na hindi sila komportable. Kapag they feel threatened na tinakot sila, ginulat, pwedeng mag-trigger yun ng aggression. Si Vina, inuwi ang mga labi ni Kiluwa. Pinunasan ko po siya kasi ang dami niya pong dugo. Kami na nga din po yung gumawa nung lalagyan niya. Nagsindi na din po kami ng kandila. Dinala po namin siya sa sementeryo po. Doon po mismo sa mausoleum yung palalagyan pa po namin yun nung memory niya and as well as po nung mukha niya po. Kiluwa ko! Patingin nga ako ng face, baby! Sobrang nakakapanibago po. Dadating ka, wala nang sasalubong sa'yo. Ang luwag na po ng higaan, wala na po si Kiluwa para tabihan ako. Hanggang ngayon, hindi ko po kayang tanggapin. Kasi po, ini-expect ko po hanggang sa pagtanda ni Kiluwa. Magkasama po kami. Ang nangyari, ipinost ni Vina sa social media at dito bumuhos ang simpatya para sa kanyang anak. Sana po makamit po ni Baby Kiluwa yung justisya dahil hindi niya po deserve yung nangyari at ginawa sa kanya. Nagbukas ito ng usapin tungkol sa animal cruelty. I hope there will be justice for Kiluwa. Sana managot gumawa niyo sa kanya, please. Ang diskusyon umabot hanggang Senado. The animals have always had a special place in human society and history. Many of them are still maltreated, neglected, and even tortured. In response to this situation, I proposed a law, Senate Bill number 2458, to be known as the Revised Animal Welfare Act. We seek to strengthen this law. Marami tayong mga aso din at mga iba't ibang mga hayop na kailangan din ng pagtulong ng ating gobyerno at pagkakalinga. Pero si Carlos, dumidepensa. Yung sa akin lamang po ay self-defense para sa mga taong hindi na maaaring gagatin pa.
hindi rin daw siya ganon kawalang puso gaya ng ibinibintang ng iba, lalo't siya rin mismo. Tingin doon sa camera, dali na. Tingin doon sa camera. Yan, dali. Yun. May alagang aso. Ito nga po pala si Billy. Napakabait nito. 4 na taon na to. Oh. Tignan nyo naman. Ang pinangangambahan ni Carlos, pati ang kanilang pamilya, nadadamay. Tigilan nyo na po. Nakikiusap naman kasi naapektuhan po yung pamilya ko, naawarin ako. Huminga ako ng tawad, kaya papano ka ako. Aksidente lang po talaga. Si Vina, desididong magsampa ng reklamo. Nakipag-ugnayan na siya sa POS o ang Philippine Animal Welfare Society, NGO o non-government organization na nagsusulong protektahan ang mga hayop. Hindi mo pwedeng sabihin self-defense kung at the very moment na pinapatay mo siya, hindi naman siya umaatake sa iyo. We believe that violence committed against animals ay connected sa violence against human beings. Kung hindi tayo magiging considerate na sila yun ay nakakaramdam ng pain, matatawag pa ba tayong tao? Killing of any animal shall be unlawful. Meron tayong Animal Welfare Act of 1998. Ang penalidad po nito, pagkakakulong ng 6 months hanggang 2 years at meron tayong fine na nagkakahalaga ng 1,000 to 5,000. Sa ngayon po, for filing na ang kaso, kung may mga ganyang insidente na may nakagat, wag naman po nating patayin yung aso. Maging responsable din po tayo. Doon sa parte ng aso, naawa din ako. Kay naawa din ako. Siyang nakatulong sa akin. Kung sasampan ng kaso si dapat musisiin mo ng maigi yung pangyayari. We can arrive at a conclusion na mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa hayop. Pero hindi naman ibig sabihin na dapat nang abusuhin ng tao yung kanyang mga rights and protection under the law. Bilang isang tao na may moral at alam natin yung tama at mali, dapat pangalagaan natin yung mga hayop. Happy birthday! Happy birthday! Itong mga animals na sinasaktan nyo, may damdamin din po yan. Ang tanging alam lang po nila ay mahalin ka. Sa mga tao na nakakakita po ng mga pang-aabuso, huwag po kayong manood lamang. Bigyan po natin to ng action para po maitigil na po natin to. Si Carlos, minabuti namang humingi ng tulong sa PAW o sa Public Attorney's Office. Magbibigay daw sila ng attorney kung magkakaso para makatulong naman sa pagliligtas sa akin. Hintayin ko na lang muna raw yung order na ano yung reklamo. Kinuha ko. Patingin nga ako ng face, baby. Miss na miss ka na ni Mami. Sana ihag mo ko. Sobrang nangungulila na ako sa'yo. And mahal na mahal kita. Araw po kanya nangyari. Wala po akong ibang gusto mangyari, kundi makamit po talaga yung hustisya po para kay Kiluwa. Para sa akin po, tinatanong ko lang po kung ano ang talagang mas mahalaga para sa buwan, kung yung tao o yung aso. Sa nakalipas na mga taon, naging mainit na usapin ang animal cruelty dito sa ating bansa. Tingin ng face si Mami! Dumami rin ang bilang ng mga nag-aalaga ng aso. Sa nangyaring ito, nabubuhay ang debate. Alin ba ang mas importante? Kapakanan ng hayop o ng tao? May dalawang panig ng kwento sa isyong ito. Mamenta na ako! Masiguro magkamta ko ng animal na grabing yun. Sana manaig ang hustisya at pangil ng batas.